Hello and welcome to the program, Let's Talk About Mental Health. This program will solely and mainly discuss different issues, concerns, problems about mental health. Kahit saan tayo tumingin, there seem to be victims of mental health disorder. According to the World Health Organization, one in every four individuals is afflicted with mental health problem. It could be depression, anxiety, psychosis, at marami pang iba. Ang nakakagilalas ay ang projection of the World Health Organization is that by year 2020, the number one illness would be depression. Kaya nga po ang World Health Organization at ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga non-government organizations, pati na ang interfaith sector, ay nagkaisa na gumawa ng aksyon at advokasya na isulong ang mga programa sa pagpapalago ng ating mental health. Thus, this program is conceptualized. This is to keep you informed about it, how each one will be able to cope and manage the different issues and problems that come their way, how to be resilient, how to bounce back after they are exposed. This program will also provide insights as to how improved mental health awareness can enhance greater understanding and support for individuals with mental health challenges. We invited different health professionals, high-caliber resource persons. Some are psychiatrists, some are psychologists, guidance counselors, social workers, medical practitioners to grace our program. All that and more dito po sa program na Let's Talk About Mental Health. Ako po ang inyong host, Lalaine Saron Alfanoso. At sa pagbabalik po namin, iba't ibang punto de vista tungkol sa mental health ang ating matutunghayan kasama ang ating mga panauhin. So please don't go away. We will be right back. Welcome back to the program entitled Let's Talk About Mental Health, and we are very privileged to have with us our guest. I will introduce to you, she is a doctor of psychology and also a registered guidance counselor, and at present the dean of the College of Arts and Humanities. Mga kaibigan, si Dr. Flor Villa P. Martillo. Hello Doc Lalaine, thank you for inviting me here. Maraming salamat din gracing our program, Dr. Flor Villa P. Martillo. And then I will introduce to you another guest. She is a child, adolescent, and adult psychiatrist. Siya din po ay Doctor of Medicine na nagtapos sa UERMMMC. And she completed her residency and fellowship training in adult, child, and adolescent psychiatry from UPPGH. Diplomate din po siya ng Philippine Board of Psychiatry, Diplomate Philippine Board of Child and Adolescent Psychiatry, Fellow ng Philippine Psychiatric Association, Fellow din po siya ng Philippine Society of Child and Adolescent Psychiatry, Fellow Philippine College of Addiction Medicine, International Fellow American Psychiatric Association, International Associate Royal College of Psychiatrists, International Member ng Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists. Wow, talaga namang high profile ng ating mga resource speaker. Ladies and gentlemen, I would like to introduce to you Dr. Jocelyn Joy Gauzon Gayares. Hello, Ma'am Elaine. Hello. Thank you po for gracing our program. Salamat din sa pag-imbita. Okay. Maraming salamat po sa inyong dalawa sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon to grace our program.
By the way, bago tayo pumailan lang sa ating diskusyon, sa ating balitaktakan, sa ating talakayan, kailangan muna siguro nating malaman kung ano ang definition, ang meaning ng mental health. Dr. Joy Gayare? Well, according to the World Health Organization, ang mental health is a state of well-being kung saan ang isang tao ay nakakarating ng kanyang pinakakayanan, his potentials, his or her potentials, makakope sa mga normal stresses sa buhay, makatrabaho ng productively and fruitfully, at makakontribute po sa kanyang komunidad. Mm-hmm. Okay. How about you, Dr. Marticio? Okay, another definition of mental health, according to the Health Education Authority of United Kingdom, mental health is the emotional and spiritual resilience which enables us to enjoy life and to survive pains, disappointments, and sadness. Mm-hmm. So, yun yung kapasidad ng isang tao para madala mo ang mga responsibilidad na ginagawa mo sa bawat araw with the knowledge of God. Uh-huh. Okay. So, marami pong mga issues ngayon tungkol sa mental health. Ang sabi nga po sa World Health Organization, number one dahilan ng mental illness would be depression. Meron po ba kayong statistics o data tungkol dyan? Yung prevalence ng mental health disorder and mental health problems? Well, according sa Our World in Data, mm-hmm. na ipinalabas noong April 2018, ang iba't ibang mental illness worldwide ay merong mga iba't ibang figures. So, kung kahit anong klaseng mental illness, 15.5% iyon worldwide. Mm-hmm. Kung depression naman ang ating pag-uusapan, 4% po iyon. Kung anxiety disorders, 4% din. Mm-hmm. Kung bipolar disorders, 0.6%. Kung eating disorders, 0.14%. Kung schizophrenia, 0.3%. Kung alcohol use disorder, 1.4%. Kung drug use disorder, excluding alcohol, 0.9% po. Yung mga sinambit ni po, Doc, ay iba't ibang klase mga mental health disorder. Ano ho? Opo. So, binigyan nyo yung mga statistics. And we will dwell on that, an in-depth discussion about that later on. Opo. Maraming salamat po. Sa inyo pong pananaw, Dr. Marticio, ano po ba ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga mental health problems and mental health disorder? Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng mental health problems. One cause is genetic, mm-hmm. and another one is environmental factors. Mm-hmm. In terms of environmental factors, marami kasing nararanasan ang bawat isa, mm-hmm. no, sa atin. So nagkakaroon ng trauma yung iba because of the negative experiences they experience every day. Mm-hmm. At ang iba naman ay yung personality nila, mm-hmm. no, na hindi sila masyadong nagsosocialize, ina-isolate nila yung sarili nila, mm-hmm. so those can be factors para magkaroon, at saka yung mga iba pang nararanasan, okay. Depende sa experience. So yun po, doctor, yung tinatawag na bio psychosocial, mm-hmm. factors, yes. ng mental illness, ano, mm-hmm. po? Opo, mm-hmm. doc. Doc, can you elaborate more on that? Kasi sa psychology side, yun yung pananaw. How about po sa side ng mga psychiatrists? Pareho lang naman yan. Pareho lang naman. Kasi ang human being, pare-pareho lang naman. Mm-hmm. So kaya ang dahilan kung bakit pwedeng magkaroon ng isang sakit sa emosyon o sa pag-iisip ang isang tao ay maaaring dahil sa biological aspect. So yun po sinabi ni Doktor, mm-hmm. na genetic, kumbaga nasa lahi, pinasa, galing sa mga ninuno, mm-hmm. ang defect ng chromosome, no? Mm-hmm. So yun yung genetic. Sa biological, pwede din dun yung kung halimbawa meron kang mga medical complications, mm-hmm. meron kang diabetes, meron kang sakit sa bato, meron kang sakit sa thyroid, mm-hmm. itong mga bagay na ito, maaaring magkaroon ng mental illness, okay. iba't ibang klaseng mental illness. Mm-hmm. Aside from the biological, meron din tayong tinatawag na psychological. So yung mm-hmm. psychological, yun yung
kung paano ang isang tao, mm-hmm. yung kanyang, kumbaga, ang ego, ang pagiging estable ng kanyang sarili, mm-hmm. yung kanyang pananaw sa kanyang sarili. So, yun yung psychological aspect. Ang huli, yung social aspect, kung paano siya, paano ang environment niya, pinalaki siya, o paano siya ginagawang matatag na isang tao. So, importante, gusto ko yung i-elaborate mo yun, Dr. Gayaras at Dr. William Martillo. Yung bata pala, kailangan na disiplinahin o mm-hmm. dapat may talagang guidance sa isang bata o mga anak natin para paglaki niya, isa siyang resilient na individual na kahit anong mangyari ay he will be able to bounce back mm-hmm. Interesado rin ako doon sa sinasabi niyong ito ay namamana mm-hmm. ito ay namamana from one generation to another generation. So I think it is very important kung mag-aasawa ka na ma-determine mo kung... Tingnan mo na. Oo. So, meron po ba tayong mga test na gano'n na na-determine? Hindi mo naman pwedeng sabihin, sige, tingnan ko muna kung ikaw nga ba aking aasawahin sa pamamagitan ng test. Mm-hmm. Pero merong mga signs and symptoms na tinatawag namin. Meron kang mga makikitang kakaibang mga simptoma mm-hmm. na maaaring makabigay sa iyo ng clues kung ang isang tao ba ay para ma-identify mo, ma-determine mo kung may mental illness. Mm-hmm. Pero tandaan din natin na hindi naman porket ang isang tao ay may mental illness, i-discriminate na natin sila. Mm-hmm. Ngayon nga, sa Republic of the Philippines, meron na tayong tinatawag ng Mental Health Act, mm-hmm. our Republic Act of 2018, number 11036. Mm-hmm. So sa mental sa law na ito bawal po ang mag-discriminate dahil lamang na ang isang tao ay nagsasuffer from a mental illness. Mm-hmm. Besides sa ngayon ang too many progress in science, mm-hmm. it has made it possible even if you have a genetic predisposition to mm-hmm. a certain mental illness. Meron namang mga solusyon. Yeah. Maaari naman siyang tupukin, maaari siyang gamutin mm-hmm. na hindi mo malalaman na yung taong yun pala merong mental illness. Okay, right. But it is still important to know and determine kung meron talaga para makorrect right on. Mm-hmm. Ano po? And yes, we should not discriminate people, but instead, help them. Kaya nga po meron tayong ganitong klaseng programa para mapauswag or ma-improve ma-disseminate ang information sa ating mga viewers. So sa pagpapatuloy po ng ating diskusyon, alam niyo po importante sa amin na mga hindi medical practitioners na ma-identify kung sino ba sa aming mga kasamahan ang meron na palang mental illness. Paano po ba ma-identify o ma-determine? Sabi mo nga kanina, Ma'am Lalay, no, na by 2020, according to WHO, ang depression na ang magiging number one na sakit sa buong mundo. So, hindi na cardiovascular disease? Hindi na. Ma-overtake na niya ang cardiovascular diseases, mm-hmm. ma-overtake na niya ang diabetes. Mm-hmm. So, depression na by 2020. Kaya rin siguro marami nang nag-i-invest sa programs in mental health. Mm-hmm. So, tingnan natin, no, bago maging depressed ang isang tao, actually, meron na mga signs. Ito yung tinatawag na burnout signs. Ano pong mga lalo na sa mga trabaho. Parang wala nang gana, ganun. Para matandaan natin kung ano ba ang mga burnout sign, tandaan lang din natin yung mnemonic na BIDS. So, BIDS. Ano bang ibig sabihin ng BIDS? So, ang B, body symptoms are frequent. Ibig sabihin, madalas nang sumasakit ang tiyan, sumasakit ang ulo, sumasakit ang likod, parang lahat na lang sa katawan, masakit. Sumasakit ang kalingkingan, o kahit saan. Ay, marami pong ganyan. Diba? Body symptoms are frequent. Yung I naman, irritable. So, napaka-irritable. Lagi na lang parang, galit, diba? Mm-hmm. Yun yung I sa BIDS. Ang D naman, you drag yourself to work or to school parang or you drag yourself to wake up every morning, mabigat. Parang mabigat para sa iyo na magpunta ng trabaho,
magpunta ng eskwelahan. Parang ayaw mo nang gumising. Or ayaw mo nang gumising because you're dragging yourself to work. And then the S stands for satisfactionless. Kahit siguro manalo ka sa loto ng 10 million, parang baliwala sa'yo. Okay. So yun yung burnout, no? BIDS, body symptoms frequent, irritable, drag self. And then, ang last is satisfactionless. Pag nakikita na natin yon, naku, pag hindi natin yon na tupok o nabigyan ng atensyon, maaari ito maging depression. So, ang depression naman, para malaman natin kung isang tao ay na-depressed according sa Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders and Related Illnesses, maaari nating tingnan ang may 9 na simptoma. Meron na naman. Okay. So, yung 9 symptoms na yun, para maalala natin ng madali, pwede lang nating tandaan ang sad, sea, weeps. Diba? Pag ang isang tao depressed, diba? Parang malungkot, sad. Or makikita mo siyang umiiyak, sea, weeps. Kaya madali lang siyang tandaan. So, sad, sea, weeps. Ano bang ibig sabihin ng sad, sea, weeps? So, ang una, ang S, sleep disturbance. Ibig sabihin, either tulog ng tulog or hindi na natutulog. Ala! Yun, sleep disturbance. Tapos paano po yung mga matatanda na ayaw ng matulog or hindi nakakatulog? Oo, so, hindi naman isa lang na simptoma. Kailangan may 5 ka out of the 9. Ah, okay. So, tingnan natin kung ano pa yung mga iba, no? Ang A, anhedonia. Ibig sabihin ng anhedonia, wala kang gana. Mm-hmm. Parang hindi mo na feel. So yun yung anhedonia natin. Walang gana sa kahit anong bagay. Kahit sa anong bagay. Parang wala ka nang motivate to do anything, no? Anhedonia. Ang D mo, depressed mood. Ibig sabihin yung malungkot. Feeling mo na lang parang napakalungkot sa araw-araw. Napakabigat ng iyong pakiramdam na nalulungkot ikaw. Ang C naman is concentration problems. So, sa concentration problems, madali ka ng makalimot. Nakakalimutan mo kung saan mo na iiwan ang mga bagay-bagay. Again, hindi ibig sabihin na makalimutin ka, depressed ka na kagad. Kailangan may 5 out of the 9. Yung W naman, weight changes. So, pag weight changes, ibig sabihin, tumataba tayo. Or pumapayat. Dahil either... Guilty na tayo dyan. Either kain tayo ng kain, or hindi na tayo kumakain kasi. Kaya nagkakaroon ka ng weight changes. Ang isang E naman is excessive guilt. So, parang lahat na lang, pakiramdam mo, kasalanan mo. Yung pagkamatay ng aso mo, pagkamatay ng nanay mo. Kahit pag-ulan, pagkaroon ng bagyo, sa kung saang bansa, pakiramdam mo, kasalanan guilty mo. Ka. So, excessive guilt. Ang isang E, energy loss. Yun, yung parang wala kang energy. Ang gana, more of the anhedonia po, doctor Ang energy. Loss of energy loss, parang pagod yung katawan mo, parang yung mga muscles mo, parang ayaw mo nang bumangon. Wala siyang lakas. Parang nawawalan ka ng lakas. Ang P naman is psychomotor agitation. Pag sinabi mong psychomotor, psycho yung isip, motor yung buong katawan mo. Pag psychomotor agitation, yung utak mo, andar. Or ikaw mismo, yung katawan mo, lakad ka ng lakad, galaw ka ng galaw. So, part din pala yun ng depression. Or ang kabaliktaran naman nun, psychomotor retardation. Yung isip mo parang hindi umaandar. So, makasulat kasi hindi mo alam kung ano isusulat mo. Or hindi ka gusto mo magsulat pero hindi ka makapagsulat. Or may gusto kang sabihin pero hindi mo masabi kasi nga may psychomotor retardation ka. Or parang yung katawan mo, hindi naman. Iba rin naman yung Parkinson's. Pero parang yung thoughts mo lang, parang ang bagal. Ang bagal ng pagtakbo. Pwede din na yung iyong katawan, parang gusto mo na lang humiga, gumulong ng gumulong. Or pag ikaw ay gumagalaw, parang ang hina-hina. Parang dinadrag mo ang sarili mo. And the last one, of course, ang S is suicide. So, ang ibig sabihin, kung ang isang tao ay depressed, hindi naman pala kailangan na mag-suicide muna para masabi mo na depressed siya. Kundi, maghanap ka lang ng 5 out of the sad sea weeps, yun na.
maaring ang taong kausap mo ay meron ng depression. Depression. Very visible signs and symptoms, no? Yes. Talagang, just imagine, yung gusto mong magsalita, hindi ka makasalita. Gusto mong magsulat, hindi ka makasulat. Nakakatakot. Ano ho? So, sa pag-identify nyo nung mga sinyales at simptomas, nakakakita na ako, meron akong in mind ng mga persons, ng mga individuals na ganun na. Pwedeng meron ng mental illness and mental disorder. Mm-hmm. Ano ho? Tama. Yes. Ang nakakalungkot lang doon, madali lang naman talaga siyang i-address or madali siyang i-prevent, madali siyang hadlangan. Ang daming paraan para ang isang tao ay hindi mag-burnout or hindi mag-depression. Mm-hmm. Yun nga lang, dahil siguro din sa stigma nung unang panahon, nung hindi pa lumalabas ang Mental Health Act or hindi pa binibigyan talaga ng importansya ng mga tao ang mental health, sinasabi, ay nako, kaya mo yan, wala yan. Yan, nag-aarte-artehan lang yan. Yun ang nakakalungkot. Kaya siguro nga, by 2020, sabi ng World Health Organization, magiging number one na siya na sakit lalo buong mundo. Lalo na depression. Dahilan nga, sa karamihan sa mga tao, walang ginagawa. Ano correct. Ho? So, kaya nga po tayo nag-conceptualize nitong program na ito para makatulong tayo sa advocacies ng World Health Organization. Mm-hmm. Maraming salamat po, Dr. Joy Gayare, sa iyong contribution. Now, ibaling ko po naman ang ating katanungan kay Dr. Flor Villa Martillo. Ano po ba ang mga iba pang signs and symptoms na pwedeng ma-detect sa isang taong merong mental illness? Tama, lahat tayo dapat maging sensitive kung talagang tayo ay concerned sa mga kasamahan natin, sa mga mahal natin. Dapat maging sensitive tayo sa mga nakikita natin sa kanila. So let's be more observant. At sangayon sa ating mga kaunting kaalaman, dapat ay nakikita natin kung ano yung mga kinikilos nila. Like yung grandiosity, no? Feeling mo siya, gwapong-gwapo, ganun ba yun? Parang ganun din yun. Oo, Dok, di ba? Okay, mayaman na mayaman. Yung nasa taas ka lagi. At another thing, yung risky behavior. Hindi mo na iniisip kung ano ang mangyayari pag may ginawa kang isang bagay. Mm-hmm. Yung very impulsive ka sa pag-act out ng mga... Pag-drugs, is a risky behavior. Yes, it is. Kaya pala, maraming mga drug dependence na... Very risky yan. Yung alam nila na in danger sila, may kapahamakan na darating, pero yet, hindi nila maiwasan na gumawa ng mga ganyang bagay. Hindi makontrol ang sarili. Another thing is agitation. Mm-hmm. Yung hindi sila mapakali. Hindi nila alam kung anong kilos ang gagawin nila. Agitated sila. Hindi nila alam kung anong kilos. Dahil nag-ano talaga yung body nila. Nagre-react talaga. Oo, maliban doon. Madaling magalit. Madaling magalit. Agitated. Ganon. Tapos, isang sign din yung hindi makatulog. Ayun na. Ano? Ganon din. Hindi makatulog. Mga sleep disturbances. Kasi siguro iniisip yung mga problema, iniisip kung ano-ano, kaya hindi makatulog. At madali din silang ma-distract. Hindi sila masyadong makafocus. Pag may ginagawa sila, hindi sila masyadong makakonsentrate. May ibang lilipad ng mga ideas, no? Basta na lang dumarating or ano ba, may ibang nakitang tao or something na nadidistract sila agad. Mm-hmm. So hindi sila makafocus. Another one is being talkative, no? Yung non-stop na nonsense naman, daldal. Yeah, nonsense naman ng ibang sinasabi. Ayun. Those could be signs. Oo, mga estudyante, 'di ba? Mga estudyante. Kahit sino. Walang exempted. So, obserbahan natin mabuti yan para alam natin kung paano makatutulong tayo sa mga nagkakaroon ng problema. Maraming salamat po, Dr. Joy Gayares and Dr. Flor Villa Martillo, sa inyo pong participation, sa inyong contribution. Napaka-interesante po ng ating balitatakan. Mga kaibigan, sa aming pagbabalik, makakasama po natin uli ang ating kaibigan, si Dr. Joy Gayares, as well as si Dr. Armand Fabella. So wag po kayong aalis, babalik po kami.
isang paglalakbay. Minsan mahirap, minsan ay madali. Subalit ang taong lumalakad sang-ayon sa mabuting payo at ang kaniyang ligaya ay sa Panginoon, ay siyang tulad ng isang kahoy sa tabi ng tubig na nagbubunga ng masagana. Welcome back to the program, Let's Talk About Mental Health. Natunghayan po natin kanina ang mga dahilan ng mga pagkakaroon ng problema tungkol sa mental health. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga psychological test, mga assessment, kung paano ma-identify ang isang tao kung meron siyang mental illness. Makakasama natin sa segment na ito si Dr. Armand Fabella. Bata pa lang ako, talagang ano na to, Batikanong psychologist na to. Siya po ay PhD in Clinical Psychology, may MS Marriage and Family Therapy, MS Guidance or Masteral Guidance and Counseling, MA History and Philosophy of Religion. Siya po ay adjunct professor of Adventist University of the Philippines as well as ng Lyceum of the Philippines University, Batangas City. Siya po ay registered guidance counselor and registered psychologist. Mga kaibigan, si Dr. Armand Fabella. Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat na ako'y iyong inanyahan dito. Ito isang malaking karapatan para sa akin na makasama at makatulong upang mapalaganap ang tungkol sa kalusugang pangkaisipan. At makakasama rin po uli natin ang ating kaibigan na si Dr. Joy Gayares. Hello po. Ngayon po sa segment na ito, ang talakayan po natin, ang talking points natin, ay meron po ba Dr. Fabella na may mga psychological test o mga assessment para ma-determine na ang isang estudyante, ang isang tao ay meron pong problema sa mental health? Mayroon. Ito naman ay dalawang klase. Mm-hmm. Ang isa ay yung tinatawag na standardized psychological test. Mm-hmm. At yung kalawa naman ay yung projective test. Mm-hmm. Ano pong pagkakaiba ng dalawa? Yung standardized psychological test, ito ay mayroong pamantayan na sinusunod talaga. Mm-hmm. Sa paggawa ng test, pag-score, mm-hmm. at higit sa lahat ay yung sa pag-interpret ng scores, mm-hmm, no? Mm-hmm, mm-hmm. Na mayroong pinagbabatayan na norm. Mm-hmm, mm-hmm. At batay doon sa norm, ay malalaman kung itong taong ito ay may kapansanan sa kanyang pag-uugali o sa kanyang pag-iisip, mm-hmm, at maging sa damdamin. Mm-hmm. So hindi lang po pala mental health, kundi pati behavior, pati personality, meron pong test. Oh, mayroon. At ngayon, sa pamamagitan ng test na ito, ay dun makakuha tayo ng parang sample picture, sapagat wala namang absolute picture. Mm-hmm. Sample lamang, mm-hmm, na kung ano ang depensya ng kanyang pag-iisip, mm-hmm, pag-uugali, mm-hmm, at maging yung kanyang damdamin. Mm-hmm. So, does it help po? Halimbawa, ako po ay isang employer. Uh-huh. At gusto kong malaman kung ito bang employing ito ay magiging magaling na trabahador sa future. Kaya nga, bago tanggapin ang isang aplikante sa trabaho, uh-huh, narapat lamang na una malaman yung kanyang personalidad, uh-huh, o pagkataon niya. No? Kung yung kaya ay maasahan. Uh-huh. At ikalawa, yung kanyang kakayanan, yung aptitude niya, mm-hmm, mga abilidad, mm-hmm, kung saan siya magaling. Mm-hmm. Okay? Pangatlo, yung kanyang mental ability, mm-hmm, kung matalino talaga ito. At maging yung emotional intelligence niya, yung kanyang pakikitungo sa kapwa, as far as yung kanyang damdamin, okay? Mm-hmm. Ang pag-uusapan. At ganyan din, mayroon din ibang test na pagka-personality kasi iba-ibang sangay ng personalidad. May narinig po akong five personality test. Uh-huh.
Ano po bang pagkakaiba noon? Yung five personality test, ano po bang iba't ibang personalidad ang tinatago? Maaaring tinutukoy mo yung tinatawag na temperament inventory. Oh, okay. Pag sinabing temperament, yung kanyang pattern ng pagtugon sa sitwasyon, okay? Mm-hmm. Mayroon doong tinatawag na choleric. Mm-hmm. Na talagang mabukan siya, masyadong agresibo, very active, yun. Opposite naman dun sa phlegmatic, no? Walang pakiramdam, walang pakiba. Sa kahit na nakakagulo kayo diyan, kalmado pa rin siya. Kaya yun ay isang bahagi lamang ng personalidad, yung temperament na yun. Okay. Mayroon namang ibang uri ng personalidad, kaya depende kung ano ang gustong malaman ng limbawa ng employer. Okay. Halimbawa, isang test ay yung the basic five. Ayan, the basic five. Ano po yung basic five na yon? Halimbawa, kung ang taong ito kaya ay team player. Mm-hmm. Okay. Oo. Nakikikooperate. Oo. So, doon makikita kung siya kaya ay open to, yung openness niya na hamdang tumanggap ng mga pagtuturo, okay, makaranas ng mga panibagong uri ng karanasan, kung siya kaya ay conscientious, na hindi basta niya iwanan yung trabaho hanggat hindi tapos. Okay. O di kaya ay yung neuroticism. Ayun. Maramdamin, madali siyang masaktan. Sensitive. Oo, napaka-sensitibo. Onion skin. Ayun. Kaya ang tawag doon, the big five. Isa lang yung test na yon. Mayroon pang iba eh. Meron po bang test na nag-identify na itong taong ito ay prone na mag-self-harm or magkamit ng suicide? Doon naman sa tinatawag na clinical test na ang focus noon ay may kinalaman sa mga disturbance na sa pag-iisip at mga damdamin. Okay. Halimbawa, yung MMPI, okay, Minnesota Multifaceted Personality Inventory. Ayun. Iba-ibang mga disorders ang nakikita roon. Ito ay sa mga kwan lang, yung mga standardized test. Ngayon, doon sa mga projective techniques, okay, mayroon doon yung papadrawing yung tao, ng tao, okay, babae o lalaki man ang unahin niya. At yung iba naman ay magpapadrawing, halimbawa yung psychologist, papadrawing sa kanya yung bahay, punong kahoy, tao, house tree person. Kahit sa isang period lang, no? Isang drawing ng period, then i-interpret niya. Nalalaman niyo na kung anong personality meron siya. Mayroon din tinatawag na yung sock sentence completion. Mayroon na stem sentence lang, phrase, tapos kukumpletuhin niyo yun. Doon naman ay ipoproject niya, ilalabas niya yung kanya mga attitudes. Okay. Halimbawa, attitudes towards women, towards men. Iba-iba ba? Kung anong kanyang mga saloobin. Napaka-interesante, ano? Tama ba, doctor, na yung projective test at saka standardized test, kailangan po sabay po natin yung binibigay sa isang tao dahil hindi lang naman po isang test masasabi mo na kaagad na ang taong ito may diferensya ang kanyang personality or ang kanyang niloloob. Di po ba, doctor, no? Dapat po sama-sama marami, po yan na ginagamit natin para makasabi po tayo na makahaka-haka kung ang taong ito merong diferensya nga naman. Yeah. So, hindi pwedeng sabihin na sa isang test lang, sasabihin mo na siya. Hindi pwede. Hindi ho pwede yan. Kaya, sample lang kasi yung ganit, ang mini-measure. Opo. Ngayon, mayroong, doon sa standardized test, kung ano lang talaga ang pagkagawa na dapat ikangisukatin, ano? Sa projective naman, medyo malawak ito kung ano talagang nasa loob. Kaya pag kinumban nito, maganda ang larawan na makikita. Okay po. Ngayon po, being a psychologist, paano nyo po nakukuha ang resulta at nai-interpret yung test na yon? Halimbawa, doon sa standardized test, tulad na sabi ko kanina, ay mayroong norm na ito ay karaniwan kasi mga test galing sa abroad. Mayroong mga pero meron din tayo dito sa Philippines. Mayroong mga Western, doon galing sa US,
Pagkatapos, ginagawa lang ng local norm na ito ay i-administer sa malaking bahagi ng grupo. At pagkatapos, ma-establish yung pangkaraniwang, okay? Yung pangkaraniwang resulta, yun ang batayan ng norm. Pag lumampas doon, napataas, hindi above average na yun, hindi kaya below, ayun. Ayun. Oh. Okay. So, halimbawa po, naka-identify kayo. So based dun sa result ng inyong test, naka-identify kayo ng tao na ito pala, prone ito na mag-commit ng suicide. Or kaya ito may mental disorder, ito may depression. Ano po ang mga binibigay niyong mga suggestions sa mga taong ito? Recommendations. Halimbawa, doon sa MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory, lumitaw doon na ang taong ito ay may malaking depression ang kanyang problema. Ngayon, doon sa depression naman ay mayroong mga mahirap doon yung suicidal eh. Oh, yun po. Oo. Kaya doon sa kakakuan sa interpretation at counseling, tinatanong doon na naisip mo na ba na ikaw nga ay gusto mong magpakamatay? Magpakamatay. Okay. Okay, we ruled out, you know. Kailangan kasi mawala yung ganong hinala sa kanya. Otherwise, pagka yun ay mayroong balak na magpakamatay, okay, o di kayo pumatay, alin sa dalawa yun eh. Oo, yun ang kakatakot. Either papatay or pumatay or magpakamatay. So, tulad ng isang kliyente lumapit sa akin, okay, awi ka niya, Dr. Pabilla, ngayong Biyernes gusto ko ng magpakamatay. Ano pong ginagawa niyo? Yung karakarakang ginagawa niyo? Adi, sa ganun, hindi ko na binigyan ng assessment yun sapagkat inamin na niya, nagkwento na siya. Ang ginamit ko na lamang ay parang pangkaraniwang topic ba? O bakit naman Biyernes nang napili mo? Meron siyang katwiran. Kaya ang unang ginawa ko ay yung delay tactic. Okay. Sabi ko, yung schedule na yan, gawin natin sa 6 months. Prino-prolong niyo, ini-extend. Sapat, siyempre, magbabago rin yun. Opo. Sabi, napakatagal. At gusto ko next month na. Talagang decidido po. Sabi ko, ilagay tayo sa gitna. Ayaw mo ng 6 months, at least 3 months. Okay? Pero, ikalawa, kung halimbawa, di ka na makapaghintay niyan, bago ikaw nga mawalan ka ng hininga sa iyong papakamatay, bigyan mo ko ng tsansa na magkausap tayo. Opo. Ngayon, nasa sa iyo yun. Wala akong magawa kung talagang gagawin mo yun. Okay? Di pumayag siya. So, yun ang aming deal. Tawagan mo ako at binigay ko niya kanya ang cellphone number ko. Minsan nga, nasunod ako sa Mindoro, mga webis yon, tumawag siya. Dok, bukas, Biyernes, gusto ko ng kuan. Magpakamatay talaga. Oo. Abay, hintayin mo ko, may usapan tayo eh. Dating ko dyan, Linggo. Ayun. So, okay. Yun ang isang technique doon. Mayroon pang ibang mga techniques. Pero, ganun kasi, hindi ko binabawalan at yung bang i-delay ko lang yung delaying tactics. Para sa pag-delay, pwede mo na siyang ma-encourage. Pero, ang isang condition din doon ay hindi yung siya nag-iisa. Kailangan may kasama na magbabantay. Sa psychiatry ho siguro, sa mga psychiatrists, medyo iba. Kasi sa amin, state of emergency na ho yun. So, sa psychiatry, pag ang isang tao ay nagsabi na suicidal siya,
talagang tinitingnan namin kung ano ba ang dahilan, ano ang root cause, kung bakit gusto niya mag-suicide, kung meron na ba siyang naisipang paraan kung paano siya mag-suicide, kung may pet siya, so kung ganyan na may Friday na siya, mukhang meron na talaga siyang plano. So tinatanong din namin kung sa paanong paraan, sa pagbaril ba, paglason, pagbigti, dahil doon mo makikita yung mga detalye. Sa psychiatry pati, pag ang isang tao ay suicidal, kinakailangan ho namin yan silang i-confine. Dahil state of emergency yan para sa amin eh, ng mga psychiatrist. So talagang kinoconfine namin yan sila sa ospital. Kung nasa lugar sila na walang ospital, sa bahay, pwedeng, kumbaga, house arrest na dapat maraming tao na nasa paligid. Lahat ng mga lason, lubid, yung mga makakamatay, talagang sharp objects, tinatanggal sa bahay na iyon. Para masigurado na kahit papaano, ang mga possibilities na maka-commit siya ng suicide, liliit na lamang ang tsansa. Yun din ang isang nais naming ipahiwatig sa madlang tao, no, sa mga audience, na hindi dahil kayo ay magtatanong kung ang isang tao ay suicidal, maiisipan niyang mag-suicide. Ang isang tao, according to researches, ang isang tao na nakaisip talaga na magpakamatay, magpapakamatay. So, mas mabuti pang tanungin mo kung bakit, para matulungan mo kaysa sa naipawalang iset aside mo or ignore mo. Ang nangyayari kasi sa atin, Doc, kaya marami nag-suicide, ano ho, kasi parang binabaliwala natin. Oh, diba? Tama. Or kaya, or tinatago. Huwag mo nang isipin yun. Anak ko, parang binabrush aside pa natin. So, kumari, biro. Opo, ang maganda po pala niyan, head on, tanungin siya ng mga details so that we can help. Tama. Hindi lang kung kailan, kung anong paraan, at anong dahilan. Kasi parang tabu yun sa atin na mga Pilipino na pag may nagsabing magpapakamatay ako at magtanong, parang nagigilty tayo. Ano? Siguro dahil din, takot tayo na kung anong ibig sabihin nun. Mas naiisip natin na kami ba na pamilya ay may nagawang masama dito sa taong ito, kaya ayaw na niyang mabuhay. So kailangan nating tanggalin yun, ang ating isipin parate. Ano ang nararamdaman niya? Ano ba ang naging problema? Bakit siya mismo ay nakakaisip na magpakamatay? Isang bagay pa na kailangan din nating maalala, ang pamamaraan or ang concept ng pagpapakamatay sa mga bata ay iiba sa mga matatanda. Sa mga matatanda, alam natin kasi kung ano ang makakamatay. Sa mga bata, maaaring chocolate. Sa kanilang isipan, chocolate, makakamatay. Nagkaroon ako dati ng pasyente, 9 years old lang siya na bata. Ang kumain siya ng dalawang malalaking bags ng M&M's, ng chocolate. Dahil naalala niya, nung unang panahon, lagi siya sinasabihan ng nanay niya na huwag kang lalampas sa isang maliit na pack. Dahil pag lumampas ka sa isang maliit na pack, mamamatay ka. Okay. So siguro tinatakot siya ng nanay niya para hindi siya kumain ng masyado. Yung panahon na yon, kumain siya ng dalawang malalaking bags sa pag-aakala na pag mamamatay siya. Kumain siya nun, ay mamamatay siya. So again, kailangan nating intindihin or alalahanin na ang mga bata, ang concept ng suicide sa kanila ay maaaring iba sa ating mga matatanda. At kahit na maliliit lang yan, bata lang yan, hindi tayo maaaring magsabi na, ay wala yan, bata ka pa, hindi mo yan kailangang problemahin. Mas malaki nga ang stresses sa mga bata kaysa sa mga matatanda. Dahil tayong mga matatanda, marunong na tayong mag-cope. Yung resiliency factor natin, yung sabi nating kakayahan na maki-deal sa araw-araw na stresses sa buhay, ay mas mataas kaysa sa mga kabataan. Ang mga kabataan, masyado pang immature ang kanilang kakayahan para i-deal ang mga problema sa araw-araw. Ang bullying, maaaring
mabigat na mabigat para sa kanila. Sa atin, ng mga matatanda, pwede natin sabihin, ay nako, ignore lang natin yan. Pero sa mga bata, sabihan sila na, ay, ang pangit ng damit mo. Part na yun eh. Pakiramdam nila na, ay, dapat mawala na ako sa mundo dahil I don't seem to belong. Pangit ang damit ko. Sila, magaganda ang damit nila. So, yun yung mga kailangan nating matandaan pag tayo eh nakikiusap sa or nagte-test sa mga tao na nakikita natin or mga kabataan nakikita natin. So at saka sa mga bata at saka kabataan napapagaya yung iba eh. Peer pressure. Oo. Na isa lang gusto magpakamatay. Makikisama niyo. Sumusunod na yung iba. Kaya nang hirap doon. Yun nga po. Ngayon po, halimbawa, naka-identify na kayo through psychological testing or yung iba't ibang personality test, na-identify nyo na. Ikaw naman, Doc, through being a psychiatrist, may na-identify ka. Paano ba ang sinasabi nyo na sa inyong mga pasyente, kung paano ba sila makaka-achieve ng magandang estado ng mental health? So, kung halimbawa, anong rekomendasyon, mga suhestyon? So kung halimbawa, depression ang pinag-uusapan, maraming paraan para ma-address ang depression. Isa na doon ang positive thinking. Pwede nating i-retrain ang ating mga brain na mag-think positively every day. Ang napakasimpleng technique or method ay mag-isip lamang ng tatlong bagay na nangyari sa iyo na positive for the day. Every day na ginagawa iyon, nare-retrain ang ating brain. So napakasimple niya. So pag-isip mo sa umaga, dapat mag-isip ka ng tatlong magagandang bagay. Positively. Or pwede rin naman na hindi sa pagising mo, kundi bago ka matulog. Kasi marireflect mo ang araw, ang mga lumipas sa araw na iyon. So maiisip mo, ay, okay naman pala, meron ngang nangyari sa aking tatlong positibo para sa araw na ito. At sa araw-araw na ginagawa nila yon, ang brain, ang researchers have shown actually that positive thinking changes the brain. It lights up the brain more. It makes it more... Nire-reframe yung nire-reframe ang ating brain. Aside from that, yung healthy lifestyle, karamihan ngayon sa mga kinakain ng mga kabataan, itself ay nakakapag-depress. Halimbawa, ano mga pagkain? Ang kape, number one, kape. Pero ang mga bata hindi nagkakape. Ano, pero may mga... Soft drinks. Yeah, caffeine drinks. Is found in soft drinks. May mga candies na may caffeine content. Correct. Or yung mga tinatawag nilang energy drinks. So, sa isipan ng mga tao, siguro maganda ito kasi nagbibigay ito ng energy. Hindi natin naiisip na yung pala ay hindi maganda dahil may caffeine siya. In 2015, sinama na ng Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders ang caffeine sa substance abuse, sa mga substances na dapat i-avoid. So, dapat talaga hindi na tayo nagkakape, nagso-soft drinks na may caffeine, junk energy foods. Drinks. Ang junk food naman, ang karamihan naman sa kanilang laman ay mga chemicals na, again, nakaka-cause din sometimes ng distortions in the hormones sa ating katawan or sa ating mga neurotransmitters, yung mga chemicals sa ating brain, nakaka-cause din ng distortions na nakaka-lead to depression. Kung talagang malalim na yung depression or sa aming pananaw, eh kumbaga talagang full-blown depression na, no? Yan eh, maaaring kailangan na ng gamot. Dahil medication. Ang mga gamot, eh it works. Mali yung sinasabi ng ibang Pilipino na naku, huwag kang iinom ng gamot na nireseta ng psychiatrist dahil maa-addict ka. O ano? Pero kailangan. Kailangan nyo. Parang ano lang yan eh, parang dun sa mga may TB, kailangan nila mag-inom ng gamot ng mahabang panahon. Or medications. Yung mga may diabetes, kailangan nilang uminom ng gamot or mag-injection ng gamot habang buhay. Ayun. Or yung mga may hypertension, kailangan nila ng maintenance, di ba? So, ganun din. Sa mental illness, maaaring kakailanganin natin ng gamot na makatutulong para ma-maintain ang normal balance sa ating mga utak. Wow, napakaganda ng talaga yan. So, napakaganda na meron tayong mga psychological test, may mga assessment para ma-identify
kung sino yung mga high-risk individuals. Maganda rin yung sinabi niyo, Doc, na may mga pamamaraan kung paano natin, you know, mahihinder ito. Isa na nga yun ay through healthy lifestyle. Mm-hmm. Magsimula tayo sa mga kabataan. Ano? Correct. So, even if there are a lot of mental health patients or mga kababayan natin na may mga sakit sa mental health, may pag-asa pa rin. Ay, laging may pag-asa. Okay po. Maraming salamat po, Dr. Armand Fabella and Dr. Joy Gayares. Salamat din. For accepting our invitation. Sa uulitin po. Mga kaibigan, samahan niyo po uli kami sa susunod na segment ng ating programa, Let's Talk About Mental Health. Makakasama po uli natin si Dr. Joy Gayares at iba pang mga dalubhasang medical practitioners. So, huwag niyo po yung kalimutan. Nagpapaalam muna po ang inyong lingkod, Lelaine Zeron Alfanoso. Maraming salamat po.